Hello, hello guys. So, ayun guys, no, so meron na namang bagyo. And sana no, kahit na maraming mga nangyayari sa paligid natin, no, ay hindi kayo mag-stop na mag-learn, no, because you know, learning never stops. Ayun. So, ayun, hindi pa ako naliligo, guys. Actually, no, ano lang ako, nag-prepare na ako for this video kahit hindi pa ako naliligo. Ay, hindi pala ako naka-lipstick, guys, no? Naka-lip shiner lang ako, lip shiner. Okay. So, anyway, so, this time, guys, ay pag-uusapan natin yung about sa design methods, derivation of beam expressions, strains, and flexural members. So, tatlo yung pag-uusapan natin sa lesson na to, sa video na ito. Ayun. So, una natin pag-uusapan, guys, is yung sa design methods. Okay. So, meron tayong dalawang klase ng design methods na ginagamit sa design. Okay. So, yung una is tinatawag natin na working stress design. Yung pangalawa is tinatawag natin ultimate strength design. So, ano ba yung difference ng dalawang ito, guys? No, isa-isahin natin. Una, yung working stress design, guys, is itatawag din siyang allowable stress design or ASD. Okay, so working stress design, yung ano niya is WSD, yung parang ang tawag dito, acronym, gano'n. So, ayun, so tinatawag din siya, guys, na allowable stress design or straight line design. Pare-pareho lang yan, no? Yung working stress design. Pare-pareho lang yan ang mga pangalan, okay? Whereas, yung ultimate strength design is also called strength design. Actually, mas tinatawag na siya ngayon na strength design kesa ultimate strength design. Okay? So, yung working stress design, guys, is sikat na sikat siya noong early 1900s to early 1960s, no? Actually, no, halos lahat ng mga reinforced concrete structures sa iba't ibang panig ng mundo that time, no, kahit sa Pilipinas, sa United States, lalo na sa United States, no, yung ginagamit nilang design method sa kanilang mga reinforced concrete structures na ay yung working stress design. So, yun. So, sikat na sikat itong design method na to noong 1900s to 1960s. Actually, ito lang yung nag-i-exist yata na design method that time. So, nakilala lamang yung ultimate strength design after 1963. So, nirecognize na siya ng mga codes, international codes, yung ultimate strength design after 1963. So, nalagay na siya sa ECI, mga ganon. Yun, so, after 1963, this method rapidly gained popularity because it makes use of a more rational approach than the WSD, than the working stress design. Number two, it uses a more realistic consideration of safety. And number three, it provides more economical designs. So, ayun. So, anyway, guys, no, I mean, I expect na sana guys ay ano pa kayo, magbasa pa kayo about sa dalawang design methods na to. No? Ako, anyway, ay pagpatuloy natin. So, sa working stress design, guys, in this method, the dead load and live loads to be supported, called working loads or service loads, were first estimated. So again, no, yung mga loads na ginagamit natin, yung actual na loads, tinatawag natin siyang working loads at saka service loads, pareho lang yan. Okay? Then the members of the structures were proportioned so that stresses calculated by a transformed area method did not exceed certain permissible or allowable values. Okay. You read it, guys, guys. You read it, guys. Correct. Tama yung pagkakabasa. You read it the right, guys. Yeah. I got it. Ang hirap ng English. Okay. So, tama yung pagkakabasa nyo, guys, no? Actually, yung working stresses, di ba napag-usapan na natin, guys, yung sa three stages that the beam undergoes before failing. Di ba? Yung stage 1, stage 2, at saka stage 3. So, yung working stress design, guys, ginagamit niya yung, gumagamit siya ng assumptions ng sa stage 2. Okay, kaya nga, nababasa niyo dito yung transformed area method
na ginagamit nating method para sa pag-compute ng stage 2, no? Okay, kasi nga yung assumptions guys na ginagamit sa working stress design is ginagamit niya yung actual loads, yung working loads or service loads, pare-pareho lang yan. Pero yung strength ng concrete, half lang yung pinapagamit niya. And yung strength ng steel, hindi siya dapat mag-yield. Yun yung assumption ng working stress design. So meron siyang allowance, di ba? Meron siyang allowance na kalahating strength ng concrete, and meron din siyang allowance na yung sa yield, na yung sa yielding strength ng steel, di ba? So ganun yun. Okay? So yun yung assumptions guys ng working stress design. Okay, so dito naman tayo guys sa ultimate strength design. Ano yung pagkakaiba nila? Okay? Kung yung working stress design ay stage 2 yung kanyang concept, okay? Sa ultimate strength design, obviously sa pangalan pa lang, yung kanyang concept na ginagamit is yung assumptions na ginagamit niya ay dun sa stage 3. Okay, sa ultimate strength stage, okay? So in this method, the working dead and live loads are multiplied by certain load factors equivalent to safety factors, and the resulting values are called factored loads. The members are then selected, so they will theoretically just fail under the factored loads. So kung sa working stress design guys, yung ginagamit nating loads doon ay yung actual loads or service loads or working loads, okay? Sa ultimate strength design, tinataasan natin yung loads. Nag-multiply tayo ng mga safety factors, no? Kasi maaari naman kasi na may mga times na yung actual loads is greater than the designed loads, di ba? Yung in-expect natin na loads. So kaya naglalagay tayo ng mga safety factors, okay? So tinataasan natin yung loads, okay? Tapos yun na nga, no, ginagamit natin guys yung sa stage 3 na assumption. So bali pinapa-fail natin siya sa kanyang maximum na strength, no? Kaya nga tinatawag natin siyang ultimate strength design. Di ba nga sa stage 3, dun na nag-fail yung beam, no? So kaya ayun, yung ginagamit na assumption nito is sa ultimate strength design. So pero don't worry guys, no, kasi meron din naman siyang factor, no, factor of safety, no, sa ultimate stress design. Actually, mas effective siya compared sa working stress design, no, kasi yung sa ultimate strength design, nire-reduce natin ng konti yung strength ng ating material, tapos tinataasan natin yung load. So yun yung kanyang allowance, diba? Parang factor of safety. So working stress design, yung allowance lang niya is yung allowance niya is yun lang, hanggang kalahati lang ng concrete yung gagamitin. And yung sa steel is hindi siya dapat mag-yield. So, yun yung difference ng dalawa guys. No, I hope you read more on these two methods guys. Lalo na kasi, actually yung working stress design, hindi na siya ginagamit guys sa reinforced concrete. Yung ginagamit natin na lang sa reinforced concrete is yung ultimate strength design. Actually, tinanggal na nga yung mga provisions, code provisions sa ACI tsaka sa NSCP, sa concrete, no? Tinanggal na yung working stress design. Pero sa steel, no, ginagamit pa din hanggang ngayon yung working stress design. So, dapat marunong din kayo ng working stress design, lalo na sa steel, no? Kasi ginagamit siya. Pero sa RCD, no, hindi na siya ginagamit. Okay? So, ayun. Okay, so tapos na tayo guys sa design methods. So dito na tayo ngayon sa derivation of beam expressions. Okay, so magde-derive tayo guys ng mga beam expressions na mga formulas na gagamitin natin sa pag-solve ng design or analysis ng beams. Okay. So ayun, so una natin pag-usapan guys is yung strain at saka stress variation. Ayun lang guys ha. Okay, so please look at this figure. Okay, so kung napapansin nyo guys, itong figure na to, ito yung ginamit nating figure nung nag-discuss tayo ng ultimate strength stage, nung sa stage 3, no? So kasi nga, na-explain ko naman na yun guys na sa stage 3, okay, yung strain natin is still straight line yung ating relationship, no? Sa concrete at saka sa may part ng sa steel. Okay, so ganun guys. Okay,
So, anuhin muna natin guys yung sa i-discuss muna natin yung strain at stress variation. So, sa strain variation, tests of reinforced concrete beams confirm that strains vary in proportion to distances from the neutral axis, even on the tension sides and even near ultimate loads. So, yun nga guys, no? Yun nga guys, no? So, yung strain guys sa concrete, no? Kahit sa ang point ng beam is still proportional, no? So, linear yung ating relationship ng strain, no? Sa stage 3. So, yun yung ating gagamitin guys para sa pag derive ng ating mga formula. Take note na yung strain natin sa may steel will be greater than or equal to the yield, no? Kasi nasa stage 3 kasi tayo guys, di ba? So, di ba nga kapag stage 3, malapit na mag-fail yung ating concrete. So, this is what we call the steel strain. Okay? Tapos, ito yung tinatawag natin concrete strain. Okay? So, ang mangyayari guys, no, kapag ka umabot na sa sukdulan yung strain na nagamit, no, sa steel, dun na siya magsa-start maputol. Okay? Kapag ka umabot naman sa sukdulan yung strain na nagamit sa concrete, no, dun na siya magsa-start mag-crush, no, mapupusak siya. Ano tawa, anong yun sa Bisaya, no, magka-crush siya, makakrush, no, kapag ka umabot na siya sa sukdulan ng kanyang strain. So usually, yung maximum na strain na ginagamit natin guys sa concrete, para sa concrete nga is 0.003. Okay. Sa stress naman guys, ito yung ating stress. Para sa concrete lang to guys, no? Okay? And dito sa figure is sa concrete lang. Okay, so compression stresses vary approximately in a straight line until the maximum stress equals about 0.5 F/C². No, kasi nga, sabi nga natin, kapag yung actual stress ay umabot na ng kalahati ng strength ng concrete, no, nasa stage 3 na yun. Okay? When the ultimate load is reached, the compressive stresses vary from 0 at the neutral axis. So, 0 dito sa neutral axis to a maximum value on or near the extreme fiber. So, nandito yung ating maximum value na may malapit sa extreme fiber ng concrete. Okay. Okay. So, di ba nga ito nga yung ating figure guys, no? So, kung sinali natin yung steel, ito yung ating, force sa may steel, okay? So, since curve nga guys yung ating stress sa may concrete, no? According to Whitney, sa kanyang book na, ano nga yung book na yun? Plastic Theory of Reinforced Concrete Design, no? So, unang inintroduce to ni Whitney sa kanyang book na Plastic Theory of Reinforced Concrete Design. Ang sabi niya, yung curved stress block daw na ito is replaced with an equivalent rectangular block of intensity 0.85 F/C² and a depth A equals to beta 1 C. So, sabi ni Whitney guys, sa kanyang book, no, papalitan daw natin itong curve na to ng rectangular na block na 0.85 F/C² at a depth A, which is equals to beta 1 times C. No? Ang purpose niyan is para mas ma-analyze natin siya kasi mahirap i-analyze kapag ka naka-curve, di ba? So, ganun yun, guys. Okay. So, actually, itong nandito, guys, itong sinabi ni Whitney is in-adapt siya ng NSCP at saka ng ACI. Okay? So, nakalagay dun sa ACI, okay? Sa ACI, nakalagay dun sa section 22.2.2.4.1, concrete stress of 0.85 F/C² shall be assumed uniformly distributed over an equivalent compression zone bounded by edges of the cross-section and a line parallel to the neutral axis located at a distance A from the fiber of maximum compressive strain as calculated by A equals to beta 1 C. So ito na nga yung guys na yung sinasabi ng ACI. Okay, same lang din sa NSCP 2015 guys, no, kasi yung NSCP 2015 ay kinopya lang galing sa ACI. Hindi naman kinopya, parang pinagbasehan natin yung mga international codes sa pagbuo ng NSCP. Okay, so same lang yung nakalagay dyan sa NSCP. So nandun yun sa section 422.2.2.4.1. Okay, so meron tayo guys formula na A para sa pag-compute ng A. That is equals to beta 1 times C. So, ano ba yung beta 1? Ano ba yung C? Unahin muna natin, guys, yung C. Okay.
So, yung C, ito yung C, guys. Okay. So, yung C, according to ACI 31814, distance from the fiber of maximum compressive strain to the neutral axis shall be measured perpendicular to the neutral axis. So, ibig sabihin, guys, yung C is galing sa extreme compression fiber. Ito yung ating extreme compression fiber. Papunta dito wherein ito nga yung neutral axis. So, C is the neutral axis. So, ito yung parang centroid. Ito yung axis na dumadaan sa centroid, guys. Okay. So, same lang din, guys, sa NSCP 2015. So, yun, same lang din nakalagay. So, section 422.2.2.4.2. Ang daming mga points. Okay. So, yun. So, nakuha na natin, guys, yung C. So, ano naman yung beta 1? So, according to ACI 318-14, yung beta 1, the values of beta 1 shall be in accordance with table 22.2.2.4.3. Ayun. So, ito yung nakalagay, guys, sa beta 1. Okay, so, according to ACI 318-14. Okay. Wait lang. Okay. So, bali, guys, no, ganito yung nangyari, no? Yung beta 1 na value is nakadepende sa value ng F sub C prime. In English, guys, ha, again, kasi yung ACI is English, yung ACI 31814 is English yung kanyang mga units. Okay? So, kung yung F sub C prime natin, guys, is between 2,500 to 4,000, okay, so take note, F sub C prime is greater than or equal to 2,500 and less than or equal to 4,000. So, kapag nandito sa range na ito yung ating F sub C prime, then yung beta 1 natin is 0.85. Kapag ka greater than 4,000 to less than 8,000, ito yung gagamitin na formula sa pag-compute ng beta 1, that is 0.85 minus 0.05 multiplied by F sub C prime minus 4,000 over 1,000. And then kapag kayong F sub C prime natin is greater than or equal to 8,000, 0.65 yung gagamitin. So, higher limit natin, guys, is 0.85. Lower limit natin is 0.65 para sa beta 1. So, between 0.85 to 0.65 lamang yung ating values ng beta 1, guys. No? So, bawal lumampas or mas mababa pa sa 0.65 at saka 0.85 yung ating values nito. So, kapag ka na-compute muna beta 1 is masyadong mababa, no? Yan muna, no? I mean, i-assume muna na mali yung sagot. Okay. Sa NCP 2015, guys, take note, mga SI units naman yung nandun. So, ito yung nakasulat nun. Values of beta 1 shall be in accordance with the table 422.2.2.4.3. So, ito, guys, no? Kapag kayong F sub C prime mo daw in megapascal is greater than or equal to 17 and less than or equal to 28.85 yung gagamitin. Pero kung greater than 28 and less than 55, ito yung gagamitin, guys. 0.85 multiplied by 0.05 multiplied by F sub C prime minus 28 over 7. Tapos kapag kayong F sub C prime natin is greater than or equal to 55, 0.65 yung gagamitin. So ako, guys, no, I think kung i-memorize nyo dapat, guys, yung sa SI, no? Kasi kapag ka nandito kayo sa Pilipinas and kapag ka nag-take na kayo ng board exam, mga SI yung mga nandun sa questionnaire ng board exam. So, NSCP kasi yung sinusunod natin. So, I will suggest na i-memorize nyo ito kasi hindi ito ibibigay sa board exam. Yung formula ng beta 1 is hindi ibibigay sa board exam. Kasi nga, dapat alam nyo na yun, no, during college. So, ayun. So, i-memorize nyo yung SI. Yung NSCP, guys, yung i-memorize nyo. Yung ACI ay okay lang, no? Kahit hindi. Kasi hindi naman yan lumalabas sa board exam. And, yun. So, yun. Pero, ano nyo? I-familiarize nyo pa din. Okay? So, yun, guys, yung mga formulas ng beta 1 according to ACI at saka NSCP 2015. Okay, so take note, guys, no? Yung ACI is yung mga English units yun. NSCP is SI. Okay? So, ayun. Okay, so para sa pag-derive natin, guys, ng mga beam expressions, meron akong gustong tandaan nyo ng mga tawag dito, mga symbols. Okay, so una dyan is yung tinatawag natin, guys, na M sub N. Okay, ano bang ibig sabihin ng M sub N? Okay, pag sinabi natin M sub N,
That is the theoretical or nominal resisting moment of a section. So ito yung, di ba guys, dun sa last topic natin, ay kinocompute natin yung M sub N. That is the nominal moment. Diba? Nominal moment ng section. Okay. So ayun, so meron tayong usual na ginagamit, no, na ang tawag dito, expression, equation, okay? Sa reinforced concrete design, guys. Okay. Wait lang ha, kay nalulobat yung laptop ko. So ito guys, no, is usually ginagamit natin siya kapag nag-analyze or nag-design tayo ng beam. So MU nga, M sub U is less than or equal to phi multiplied by M sub N. So ano ba yung ibig sabihin guys nito ng M sub U? M sub U is the factored moment which is caused by factored loads. Diba nga kasi nga guys, no, sa yung loads natin sa ultimate strength design is minumultiply natin ang factors, no? Meron tayong mga factor of safety. So ayun, so minumultiply natin siya. Tapos yung moment na makikreate, no, kapag in-apply na natin yung mga loads na yon sa beam, tapos yung maximum yung moment na makikreate ng loads na yon is natawag natin factored moment. Ito yung required na strength, no? Kasi ito yung actual na moment kapag in-apply na yung loads, di ba? Na may kasamang factor, di ba? Ganun. So ito yung required na strength sa pagde-design. Tapos, yung phi dito is yung tinatawag na strength reduction factor. Okay, so, i-discuss natin siya, guys, yung strength reduction factor. Kasi ang ginagawa natin sa ultimate strength design is nire-reduce natin yung strength. Parang, ano lang din siya? Parang allowance lang din siya, guys. No, ganun lang. Okay, tapos yung phi M sub N is the usable flexural strength of the member. So, ito yung tinatawag natin na design strength. No? Yan. Nakadepende kasi yung, okay, so take note guys, yung MU, mag-aiba yun yung MU at saka yung PMN, no? Kasi yung MU is nakadepende sa load, yung PMN is nakadepende sa material na ginamit. So concrete at saka sa reinforcement niya. Okay? So mag-aiba yun guys, no? So, ayun. So dapat kasi, yung material natin, yung strength ng material, ito yung strength ng material, ito yung actual na moment na mangyayari. Okay? So, ibig sabihin guys, yung actual na moment must be less than sa strength ng material. So, kumbaga, ito yung actual na strength, actual na load. So, yung actual na load will be less than sa strength ng material. Hindi pwedeng lumampas yung actual na load sa strength kasi magsisira yung ating beam, di ba? So, ganun guys yung, ano nito, yung idea ng equation na to. Okay, so, let's now derive yung mga beam expressions na kailangan natin. Okay, so gagamitin natin to guys. Now take note, itong dimension na to is natawag nating B, or that is the width ng beam. Tapos mula dito sa extreme compression fiber, papunta dito sa line na to, okay? This is the neutral axis. Mula sa extreme compression fiber, papunta dito sa neutral axis is tinatawag nating C. As mula sa extreme compression fiber, papunta dito sa centroid, na mga steel is tinatawag nating D. That is the effective depth. Okay. So sabi nga natin guys na yung na maglalagay tayo ng constant stress rectangular block na 0.85 F sub C prime sa depth na A. Ito yun. Okay. So ibig sabihin, no, kapag kakinuha natin yung force due to this stress, okay, yung force sa concrete, that is yung C yung ating symbol. Makocompute natin yan by using the formula 0.85 F sub C prime multiplied by AB. So yung 0.85 F sub C prime, ito yung stress. Yung AB is para sa area ng concrete wherein the stress nga is located, no? Is applied. Okay, so naintindihan nyo na to guys kasi na-explain ko na to sa last ng video. Okay? Then, of course, yung ating steel na area, okay? Dito sa may steel na part ay meron din force dyan. That is natawagin natin tension force, T, which is T. Okay? That is equals to A sub S, that is area ng steel, multiplied by F sub Y. No, F sub Y ang gagamitin natin guys kasi nga ang assumption natin dito is mag-yield yung ating steel. Okay? Yung distance between the C at saka T, kung ito nga ay D, okay? Take note, yung C natin is nag-act siya sa gitna nitong ating rectangular block.
So, ibig sabihin, itong distance na to is the D minus A over 2. Okay? So, yun. So, unang guys, ang una guys na beam expression na gusto nyo, gusto kong i-memorize nyo. I-memorize nyo to guys na hindi ito dapat, I mean, hindi kasi ito binibigay sa board exam, itong mga formula na to. So, kailangan nyo siya talagang i-memorize. So, una is that A is equals to A sub S, that is area ng steel, multiplied by F sub Y, divided by 0.85 F sub C prime B, okay? Or A is equals to rho F sub Y D over 0.85 F sub C prime, where rho is the AS, is equals to AS over BD, wherein that is called the percentage of tensile steel. Okay. Okay, so ang tanong guys is paano na derive itong mga formula na to? Okay, so is i-derive natin. Okay. So let's kuan this. Nakikita niyo ba? Okay, so tingnan natin. Okay. So nakikita na no. Okay, so i-solve natin guys. So 'di ba nga dalawa lamang yung forces na nag-a-act dito sa ating beam, no? Ito yung compression force at saka yung tension force. So syempre para maging equilibrium yung ating beam, then dapat the compression force, wait lang. Ayaw magano yung pen. Wait. Ilang guys, no? I'm sorry. Okay. So, di ba nga, dalawa lamang guys yung ating forces, that is yung compression force at tension force, then para maging equilibrium yung ating cross-section, then the compression force must be equals to the tension force. Okay? So, compression force natin guys is 0.85 F sub C prime AB is equals to the tension force natin guys is AS multiplied by, wait lang guys, nawawala. Okay? Okay, so yun na guys, no? So the tension force is AS multiplied by F sub Y. Okay? So since dinidrive natin yung formula ng A, okay? So, yung dinidrive natin, guys, is yung formula ng A. So, ayun. So, kunin natin, guys, dito yung A. So, A is equals to AS FY divided by 0.85 F sub C prime then B. So, ito yung una nating formula na gagamitin. Ayun. Ano lang? Lang guys. So ito yung formula natin na unang gagamitin guys is that A nga is equals to ASFY divided by 0.85 SLC prime. So yan yung derivation nitong unang formula guys. Ito. Okay? So ayun. Okay, so paano naman nakuha itong pangalawa, di ba? Itong A nga is equals to rho FYD divided by 0.85 F sub C prime. Okay. So, i-derive din natin siya, guys. Wait lang. Okay. So, kopyahin natin, guys, itong formula. Wait lang. Wait. Sorry. Okay, so kinopya ko guys yung formula na to mula dito sa taas. Okay, so ang gawin natin guys ay mag-multiply tayo ng D dito sa my numerator. So maglagay tayo guys dito ng D, that is yung effective depth dito guys. So syempre para mawala yung effect ng ating minultiply dyan, then kailangan din tayo mag-multiply sa ilalim ng D. No? I hope naintindihan nyo yung ibig kong sabihin guys, no? Di ba ganun naman yung ginagawa natin sa mga derivation? Okay. So, mag-multiply tayo ng D dito sa taas. Ayun. So, sandali lang. And multiply tayo ng D dito sa baba. Parang 1 lang yung ating minultiply. Okay. Okay. Nakikita nyo itong ano guys, no? Itong AS over BD. Okay.
So, itong AS over BD, guys, merong tawag dyan. That is raw. Okay? Yung AS over BD, yung raw nga, is equals to AS over BD. Okay? Ayun. So, yun nga, guys, no? Yung itong AS over BD is tinatawag nating raw. Okay? So, actually, that is a percentage of tensile steel. Okay? Percentage of tensile steel, ang tawag natin sa raw. Okay, so gagamitin natin, guys, yung raw na yan, no? Please rememorize yung formula niya. That is AS over BD. Okay? Okay, so ang mangyayari, guys, kapag ginamit natin nga yung raw na yan, no, sinubstitute natin yung AS over BD dito sa taas ng raw, so ang mangyayari sa ating formula ay magiging A is equals to raw F sub y, then D divided by 0.85 F sub C prime. So, ito na nga, guys, yung ating pangalawang formula. Ayan. Na nandun sa taas. Okay. So, tingnan na natin, guys, no? So, ayun. So, ito na nga, guys, yung eto. That is A nga is equals to rho FYD divided by 0.85 F sub C prime. Okay, so, yun, so madali lang naman siyang i-derive. Okay, so yung pangalawang formula na gusto kong i-memorize nyo, guys, is eto. Okay, that is PMN is equals to phi multiplied by AS FY multiplied by D minus A over 2. Para lamang to, guys, sa rectangular beam, ha, so, ayun, so paano ba siya na-derive, guys? No, let's derive this one. Ayan. Wait lang, guys, to kasi naayos ko pa yung whiteboard. Okay. So di ba nga, guys, no, naalala nyo sa stage 3, nagko-compute tayo ng nominal moment. So di ba nga, yung nominal moment is the moment created by this compression force at tension force. So bali, yung moment nilang dalawa is yun na yung tinatawag nating nominal moment. Okay. So, para sa nominal moment, dito tayo mag-solve. Okay. So, para sa nominal moment, guys, that is M sub N. Okay. That is equals to, yung M sub N natin, guys, diba, is equals to isang force, that is, sabihin natin T yung gagamitin natin. It's actually either T or C. Okay. So, gamitin natin yung tension force multiplied by the distance between C and T. Okay, so that is D minus A over 2. D minus A over 2. Okay, so this is M sub N is equals to, ayun, yung T natin, guys, is take note ASFY. So ASFY multiplied by D minus A over 2. Okay, so ngayon, kukunin natin yung phi MN. Hindi, mag-multiply tayo dito ng phi, multiply din tayo ng phi dito sa loob. Okay, multiply tayo ng dito ng phi and multiply tayo ng phi dito sa loob. So, bali yun na, guys, no? So, dito na nga nang galing yung formula na phi mn. Itong formula na to, phi mn equals to phi asfy multiplied by d minus a over 2. Ayun. So, madali lang naman siya, guys. Okay? So, wait lang. Okay, so last na formula, guys, na gusto kong i-memorize nyo is itong formula na ito. Okay? So, phi mn is equals to mu is equals to phi bd squared fy rho multiplied by 1 minus rho fy divided by 1.7 f sub c prime. So, please memorize that, no? So, paano nga ba na-derive yan, guys? Wait sa. Sinisipon ako. Okay. So, paano nga ba siya na-derive? So, gamitin natin, guys, itong formula na to. Okay? So, kopyahin natin lang, guys, ito dito. So, ito na nga ang nangyari. Okay. Tapos, ang gagawin natin, guys, is isa-substitute natin sa A. Itong A ay isa-substitute natin ng kanina na formula. Naalala nyo, that is rho FYD divided by 0.85 F sub C prime. Okay. So, papalitan natin yung A mamaya ng neto. Tapos, yung rho, yung AS ay papalitan natin nung sa, di ba nga, guys, yung rho natin is equals to AS over BD. Di ba, naalala nyo, guys, no? So, ibig sabihin,
yung AS is equals to rho BD. Okay? So, ito yung ipapalit natin, guys, dito sa AS. Ayan. Wait lang, guys, no? Tapos, di ba nga meron tayong formula kanina, guys, that MU must be less than or equal to phi MN. Okay, so ngayon, gagamitin natin, guys, yung equation na to. Okay? So, gagamitin natin yung equal. So, equate natin yung MU at saka phi MN. Okay? So, ang mangyayari na to, guys, is that phi MN, ayan, phi MN is equals to MU. Okay? I hope na nakakasunod kayo. Okay, multiply, it's equals to phi, ayun, multiplied by AS. Ano ba yung AS, guys? AS natin is rho BD, so rho BD, then FY, then multiplied by D minus A. Ano ba yung A? A natin is rho FY D divided by, meron pa tayong 2 dito, guys, no? So, ilagay mo natin yung 2, tapos saka natin ilagay yung nandito sa ilalim, which is 0.85 F sub C prime. Okay? So, ayun. Okay, so dito tayo, guys. Ayan. Okay, so ang mangyayari na to, guys, is, okay, so phi mn, simplify lang natin, no? Is equals to mu, is equals to, okay, so ang gawin natin, guys, take note na lahat ng terms dito sa loob ng bracket ay merong D, no? Merong D dito, merong D. So, ang gawin natin, ilabas natin na lang si D. So, ang mangyayari is, magiging rho phi multiplied by rho multiplied by B, then D. Take note, ilalabas natin yung DT dito sa loob. So, magiging D squared na ito. Okay? Then, F sub Y. Ayun. Then, bracket. Okay, so since nilabas na natin si D, mawawala na siya dito. Magiging 1 na lang ito sa kabila. Then, minus rho FY over, i-multiply natin si 2 times 0.85, magiging 1.7 siya, then F sub C prime. Okay? So guys, ito na nga yung last na formula natin na gusto kong i-memorize nyo. So that is PMN is equals to MU equals to phi rho BD squared F sub Y multiplied by 1 minus rho FY over 1.7 F sub C prime. Okay? So, yun. Yun na yung mga formulas, guys, na gusto kong i-memorize nyo. Okay. So, yun. So, tapos na tayo, guys, ng derivation of beam expressions. Okay? So, i-cut muna siguro natin tong video natin, guys. Tapos, i-continue natin yung strains in flexural members sa susunod na video. Okay? So, see you sa next video.